Magandang buhay! Tayo muli ay mag-aaral ng edukasyon sa pagpapakatauten. Ngayong araw, meron tayong mga gawain na gagawin natin para sa ating aralin na kung saan ito ay tungkol sa module number 14, mga isyong moral tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. Ang mga gawain na ating gagawin mamaya, ito ang mga inaasahang maipamamalas mo na mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pangunawa. Ito ay napatutunayang ang pagiging mulat sa mga issue tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ay daan upang isulong at isabuhay ang pagiging mapanagutan at tapat na nilalang. Tumungo tayo ngayon sa gawain 1. Dito, kailangan mong subukin at tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga sumusunod na sitwasyon. Suriin ang mga isyong may kaugnayan sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. Gawing gabay din ang sumusunod na talahanayan na makikita ninyo maya-maya. Ito ang unang sitwasyon. May kumakalat na chismis ukol sa iyong matalik na kaibigan. Sinasabing mayroon siyang boyfriend na mas matanda sa kanya at siyang sumusuporta sa kanyang pag-aaral. Napili siya bilang isa sa mga finalist sa natatanging mag-aaral ng taon ng inyong paaralan. Bahagi ng pamantayan ng patimpalak ay ang pagkakaroon ng integridad at pagiging huwaran bilang isang mag-aaral. Hindi ka ila sa iyo lang paghahanda sa patimpalak, isa ka sa nakapanayam upang magbigay ng iyong pananaw ukol sa kanyang kandidatura. Ano ang iyong sasabihin sa mga hurado? Magaling! Para sa ikalawang sitwasyon, napansin ng iyong guro na magkapareho ang inyong ipinasang gawaing bahay ng isa sa inyong kaklase. Naalala mo na ipinabasa mo sa kanya ang iyong reaction paper bago mo ito na ipasa. Pinatawag ka ng iyong guro at ipinapaliwanag kung bakit magkapareho ang inyong reaction paper. Kilala ang iyong kaklase na madalas mangopya ng gawain ng iba. Nagbanta rin siya sa iyo na sasaktan ka kapag sinabi mo ang totoo. Ano ang iyong sasabihin? Mahusay. Para sa ikatlo, habang nasa mall, nakita mo na inilagay ng isang shoplifter ang isang pares ng pantalon sa kanyang katawan. May dalawa siyang kasama na lookout kung sakaling mahuhuli sila. Nakita ka nila at sinabihan na manahimik. Parating ang gwardiya at mukhang naghihinala sa mga ikinikilos nila. Ano ang iyong gagawin? Magaling. Ika-apat, isinauli ng iyong guro ang inyong papel para sa mahabang pagsusulit. Nakita mo na dinagdagan ng iyong katabi ang kanyang sagot sa blankong bahagi ng kanyang papel. Nagreklamo ito sa guro at sinabi na kulang ang naitalang score niya. Isang score na lamang at papasa na ang iyong kaklase sa pagsusulit. Ano ang iyong gagawin? Magaling. Gawing gabay ang talahanayan na inyong nakikita. Gagawa kayo ng tatlong columns. Una ay yung issue. Sumunod ay yung paninindigan sa issue. Sasabihin ng totoo o itatago ito. At ano yung mga batayan ng paninindigan sa katotohanan? Para sa unang sitwasyon ay yung natatanging mag-aaral ng taon. Ikalawa ay yung pangungopya ng reaction paper. At ang pangatlo, shoplifter sa mall. At yung ikaapat, dagdag score sa pagsusulit. Dumako naman tayo sa gawain number 2, ang panuto. Mula sa pagkatala ng mga gawaing taliwas sa katotohanan, gumawa ng resolusyon o pagpaplano kung paano maiiwasan or maiwawasto rather ang mga ito. Gawing gabay ang talahanayan ng inyong nakikita. Gumawa ng tatlong columns. Una, gawaing taliwas sa katotohanan. Sumunod, mga taong nasaktan o naloko. At ang pinakahuli, mga gawain upang maiwasto ito. Para sa una, ay yung pangungupit ng pera. Dito nakikita ninyo na may halimbawa, yung taong nasaktan ay pwedeng magulang. Pangalawa, na gawaing taliwas sa katotohanan ay ang pagsisinungaling. Ikatlo, pangungupya ng assignment. At ikaapat, paggamit ng pirated CD. Magaling! I hope marami tayong natutunan at maging gabay ito para mas lalo pa nating mapalalim ang ating kaalaman tungkol sa ating aralin. Huwag din nating kakalimutan, manatiling mabuting tao, at maraming salamat. Paalam!